Ito mga kabadyak yung Trek Rosco 6 na 2023 model. Yung Trek Rosco, yan yung plus bike ni Trek. 27.5 plus yung wheel size. 2.8 yung taba, pwede hanggang 3.0. Mas mataba kaysa sa MTB, mas payat naman kaysa sa fat bike. Parang nasa gitna siya dun kapag tinawag na plus bike. Ito, nakasale ito ngayon kay Bisikleta Buen Viaje from 52k na SRP or yung price niya dati. Nakasale siya ngayon nasa 37,900. Parang ganun yung price niya. Sa video na to, i-bike-check natin. Frame material nito is aluminum. Glossy yung finish. Metallic yung dating. Yung pintura nito, yung pagka-purple niya, naiiba-iba. Depende sa tama ng liwanag. Minsan, medyo may pagka-blue, tapos deep purple, parang gano'n. Depende sa angulo kung saan mo siya titingnan siya, kung paano tumatama yung liwanag. Decals, hindi masyadong loud. Yung Trek logo dito sa down tube. Dito sa top tube, nakalagay Rosco 6. Sa harap, may emblem, may head badge na aluminum. Yung logo din ni Trek. So, yung sizing, nandito, may nakalagay dito, gold alpha aluminum. Yun yung klase ng aluminum na ginamit dito ni Trek, gold. Sa mga mas lower price na mga Trek na aluminum MTBs, makita mo, silver, alpha aluminum, dito gold yung gamit. Tapos yun, halos wala ka nang makikita ang ibang mga decals pa sa kanya, yung mga random decals na tao pansin pag titingnan. Simple lang, malinis, minimalist. Okay yung itsura niya. Head tube is tapered, pwedeng makagamit ng mga modern na fork. Kung gusto mo siyang palitan ng mas high-end na fork, pwede. Hindi ka na mahirapan sa headset niya. Internal yung cable routing para sa shifter at sa brake cable. Dito papasok, kabilaan may tig dalawa siya na butas. Right side, may isang butas na bukas. Siguro pang FD. Kasi ando na yung routing din para sa dropper post. Kasi ito, pwede itong lagyan ng internal cable routing na dropper post. Tapos papasok dyan yung cable, lalabas dito sa ilalim. Alinis, tingnan. Maganda yung pagkaka-route. Out of the box, okay yung routing niya kasi hindi baliktad para sa atin. Since Trek is a US brand din naman, usually yung mga UK brand. Kasi sa UK kasi baliktad yung cable routing kumpara sa ginagamit natin. So, dito, okay na yan. Hindi mo na need na baguhin pa yung cable routing niya. Bottom bracket niya is threaded. May mounting para sa E-type na FD. May kabitan din ng side stand kung gusto mo siyang lagyan. Pwede. May mounting points din para sa rear rack or carrier. May bolt dito sa taas ng seat stay. Tapos dito sa baba, malapit sa drop out. May dalawang set ng battle cage mount dito sa down tube. Tsaka dito sa seat tube. Nung una, nag-alangan ako dito kasi bakit may mounting pa ng battle cage dun sa seat tube. Eh, naka-dropper post na nga ito. Karaniwan, yun yung nagiging issue kasi hindi mo masasagad ng baon yung dropper post or ng lubog yung dropper post pag meron nakalagay dyan na mounting para sa battle cage. In this case dito, hindi naman nasagad ko na man yung dropper post. May butas dito, labasan ng cable para sa side swing na FD na E-type yung mounting or pwede rin paklama. Kung gusto mo pa itong setupan ng 2x or 3x pero sa akin na, okay na ito, 1x. Solid na yan. Meron na rin siyang nakalagay na chainstay protector. Di mo na need na maglagay. Yung mga bine-velcro, yung dini-DIY, hindi mo na kailangan nun kasi meron na siya. Yung chainstay protector na yan, nakakatulong yan para kung hahataw-hataw yung kadena mo kung sa sobrang tagtag ka dumadaan. Tahimik yung bike mo, hindi sisiraan yung pintura ng chainstay. Eh dito, okay na. Meron na nakalagay. Out of the box. May support dito, may gasset. Additional support, pampati by. Yung mga welds niya, sobrang lalaki ng mga welds. Sa mga big brands, hindi nila masyadong pinopocus o pinoprioritize na gawing smooth weld yung mga aluminum frame nila. Talagang pinapakita nila yung weld, yung lalaki ng weld, yung gaganda ng weld. So pag ganyan, medyo kampante ka kasi syempre. Unang-una, big brand. Alam mo na ito, T-by, yung pinocus dyan. Kaya hindi ka kakabahan na bibigay na lang basta-basta. RD hanger, replaceable, pwede mapalitan. Hub spacing niya is boost hub spacing, pero yung dropout is QR. Yun yung tinatawag na 141 na hub space. Which is, nakita na natin before, like sa mga nilabas na GT Avalanche dati. Ganun yung hub spacing. Kung sa akin, okay sana kung true axle eh. Sa mga 2023 na model, sa mga mas higher end na Trek Rosco, mas mataas pa sa 6, like 7, or 8, doon, nakaboost na yung hub spacing noon. Sa bagong Trek Rosco 6, yung 2024 na model, naka-true axle na yun. Eto, boost QR. Pero since ito, mabibili mo siya sa naka-sale na price, hindi na rin masama. Kahit naman QR, okay lang. Kung first bike mo, magandang panimula, magandang entry sa sport ng mountain biking, okay na din. Kasi ako, doon din naman ako nagsimula. Maraming sizes na pwede mapagpilian dito pag tinignan mo sa website ni Trek. Pero yung available sa Bisikleta Buen Viaje, medium, tsaka medium slash large. Ito nandito sa atin, ito yung medium slash large. So si Trek kasi gumagawa siya ng mga in-between na sizes. Kaya ang dami. Mapipili mo talaga kung ano yung size na tugma sa'yo. Depende sa pangangailangan mo. Not sure lang kung ano pa yung kulay or size na available kay Bisikleta Buen Viaje. Maganda, mag-inquire na lang din kayo sa kanila. Tapos kung sa website nyo o-order rin pala, may coupon code tayo.
Anliahon para pre-shipping. Gamitin nyo lang yun. Yung fork naman ito, Santor XCM coil type, pero through axle, nabus yung hub spacing. Ngayon ako nakakita ng ganito na XCM. Usually, nakakita ko ng XCM, mga ano yun. Nasa mapapayat yung stanchions nun. Pero ito, ang taba ng stanchions niya. Bus hub pa na through axle. Yung travel nito is 120 sa pinakamalit na size, naka 100 lang siya. 120 travel for XC trails, light trails, sapat na yun. Hindi mahirap ipadyak sa ahon. Siyempre, hindi mo naman mauubos basta-basta sa mga lusong or sa features sa trail. Basta, ganun nga lang, XC trails, light trails. Yun yung pwede mong paggamitan nito. Tapos, since may mounting din dito ng rear rack, pwede mo rito yung gawing adventure bike or touring bike or yung pang off-road na klase ng bike packing. Pwede tong bike na to. Kasi, yun din yung isa sa mga paborito ng mga gumagawa ng ganong klaseng ride. Gusto nila, mataba yung gulong. Plus size, yun yung nagiging prefer nila. Siyempre, yung geometry, hindi siya super slack or super progressive na pang downhill oriented. Ginawa pa rin na magandang pedalan sa mga patag sa ahon. Siyempre, kaya rin naman ito na lumusong sa trail. Sa drivetrain naman, nakasetup siya ng 1x10 speed na drivetrain. Shimano Deore yung RD. M5100, yun yung latest na Deore na pwedeng pang 11, pwedeng pang 10 speed. Setup nito, 10 speed siya ginamit. Yung shifter niya is yung Deore M41. Yun yung pang 10 speed talaga na shifter na latest din. Under Deore. Yung RD na yun na Deore, yun naman yung kaya gumamit ng hanggang 4060 na pinakamalaki sa kasi. 11 yung pinakamaliit, 46 yung pinakamalaki. Chain, KMC X10, crankset, FSA Alpha Drive. Yung setup nga lang nito is hindi siya yung hollowed na spindle. Square taper yung gamit niya na BB. Ang ayaw ko lang dito, ang stock nito is 175 yung haba ng crank arm. Okay lang din yan kahit square taper yan. Kasi yung iba nga, mas prefer pa yan. Sa mga fixed gear nga, grabe pa yung torque dun. Tapos square taper yung mga gamit nila dun. Wala mang issue yan. Ang ano ko lang dito, haba yung crank arm niya. 175. Pinakamaliit na size ng Trekros Go 6. Yun yung naka 170 na haba ng crank arm. So, siyempre, pag ganun, medyo prone sa pedal strike. Pero, hindi ko naman sabi dito kasi hindi ko naman to panararide. In the past, meron din naman ako mga bike na naka 175 na crank arm. Hindi ko pa nasubukan sa trail eh. Baka, siguro, mataas yung BB naman talaga nitong bike na to. Hindi lang natin alam kasi hindi natin maride. Kaya, baka okay lang din na naka 175 siya. Pero ako, preference ko, 170 lang sana. Yung stock nito ngayon is naka 2080 siya na laki ng chainring. Ang liit lang nun. Kumbaga, etong bike na to, hindi to dinisen na pang rekta na takbo na kailangan mabilis yung takbo mo pang hatawan, hindi ganun. More on pang trail, pang off-road lang talaga. Kung doon mo gagamitin, okay na okay lang din yung laki ng chainring na yan. Kasi malaking gulong niya. Tsaka sa gearing na mas malaking gulong, mas mahirap siyang paikutin, mas malaking chainring sa crankset, mas mahirap siyang ipedal. So, doon bumawi, niliitan yung chainring. Tapos sa gearing nito na 2080 yung harap, tapos 4060 yung likod. Wala ka lang hindi kayang ahunin pag gaganyan. Kung mga rides mo off-road, trail, tapos may mga ahon ganun, kayang-kaya nitong bike na. Yung chainring na rin ito, narrow wide. Alternate na mataba, mapayat yung mga ngipin. So, hindi rin basta-basta malalaglan. Brake set, Tektro yung gamit dito. Hydraulic disc brake na 160-180 yung laki ng rotors. Tektro din yung rotor. Itong Tektro na hydraulic brakes, aluminum yung levers. Ang gusto ko dito sa Tektro hydro brakes na to, na usually makakita mong nakastock sa mga built bikes. Ang bilis bumalik ng lever niya. Siyempre, may adjustment pa din naman siya. Pwede mong adjust yung layo ng lever para madial mo sa preference mo na lalim ng piga or lapit. Okay din naman yan. Sa wheelset naman, ang gamit nitong hubs is Formula na brand. Usually, yun yung makikita mo na common din sa mga built bike na from big brands. Formula yung ginagamit. Yung rims, Alex rims na 35mm yung lapad, yung inner rim width niya. Ganun naman yung usual na setup kung plus bike yung gagamitin mo. Pero pwede ka pa nga din nito mag 40mm na inner para mas lumapad pa. Pero yung stock nito, 35, okay rin naman. Tama rin naman sa combination niya ng tire and rim. Ang maganda dito, tubeless compatible na yung rims. So, kung gusto mo siyang iset up ng tubeless, lalagyan mo lang siya ng rim tape, tapos papalitan mo lang ng tubeless bulb. May tubeless mo na. So, advantage kasi pag naka-tubeless, puncture protection, tsaka makakapag-run ka na mas mababang tire pressure. At na dito sa bike na to, magbe-benefit talaga to kung gagamitan mo siya ng mababang tire pressure. Kasi malaking volume ng tires niya. Yung nakastock na tires is Kenda Havoc. 27.5x2.8 yung lapad, harap tsaka likod. Ito nga lang stock tires nito, hindi siya tubeless ready. Wide bit. Yun nga. Ang tire profile, hindi naman sobrang kunat ipadyak kung sa XC trails mo siya gagamitin. Tama-tama lang. Gagamitin mo siya sa mga ahon rides, adventure rides. Okay na okay lang yung tires na nakastock sa kanya. Hindi siya yung gravity na klase ng tires na malalaking knobs na medyo mabigat kung sa pavement mo gagamitin. Eto, hindi naman. Hindi siya naka-tubeless ngayon. May inner tube presta yung tire bud. Setup niya ngayon, 27x2.8. Sinisilip ko yung clearance. Pwede mo pa siyang magamitan ng 3.0 na lapad na tires. Tapos, kung gusto mo siyang gamitan ng 29er na tires,
tires, pwede rin. Pabalta mo lang yung wheelset mo na pang 29er. Tapos hanggang 2.4 yung lapad na pwede mo ilagay dun sa frame. Sa fork, hindi naka-indicate pero siguro safe. Mga 2.5 pwede pa na 29er. Kaya. Halos hindi rin mga kasi nagkakalayo ng tangkad yung pang 29er na gulong sa 27.5 plus. Kaya kung makakita ka nga ng mga fork na 27.5 plus tsaka 29, yun yung wheel size na compatible dun sa isang fork. Parang interchangeable sila kasi. Kaya ito, pwede mo ito i-set up ng 29er kung trip mo. Other component, yung saddle nito, ang ganda. Bontrager, yun yung parang house brand ni Trek na yung mga components na nilalagay sa mga bikes ni Trek, yun yung brand na ginagamit. Arvada yung model, 138mm yung lapad or yung width ng saddle. Na ako, ang tagal kong nag-aanap ng 138mm na lapad na saddle kasi nung magpa-bike fit ako, sabi sa akin, yun daw yung lapad na swak para sa akin. Kasi kung nakakaranas ka na sumasakit yung puwet mo kapag ride ka, minsan ang saddle yun kasi hindi compatible sa'yo. May sukat kasi yun, depende sa sukat ng seatbone natin. Kung ano yung saddle na swak sa akin, 138. Pasok to. Eh, ang hirap maganap ng ganito. Usually na nakakita ko, 145, 150, or 130. Sobrang laki or sobrang liit. Pero ito, ang ganda. Ang ganda rin ang pagkakagawa ng saddle. Hindi siya yung parang generic lang. Ibang saddle na makikita mo sa ibang mga built bike. Seat post, dropper seat post, Trans-X yung brand. Magandang klase na. Ayun yung stock dun sa Habit eh. Ganun din. Same sila. Yun yung walang branding. Yun yung OEM na nilalabas ni Trans-X na walang branding. Ang maganda dito, hindi tinipid sa travel yung dropper. 130mm yung drop nito. Dito sa medium to large pataas. 130. Yun namang extra small hanggang medium. 100mm lang yung drop ng seat post. Dito 130, so mabababa mo talaga siya. Para kapag nagra-ride ka sa trail, malalagay mo out of the way yung saddle mo. May room ka para gumalaw dun sa ibabaw ng bike. Yung remote, maganda rin yung remote. Maganda pindutin, maganda yung balik. Maganda pa ng action ng dropper. Hindi siya mabagal umangat. Hindi rin naman yung sobrang bilis na parang hinahataw yung betlog mo. May ganun kasi yung driver seat post eh. Sobrang bilis nung angat. Ito, sakto-sakto lang. Okay na, okay yan. Sa handlebar, ito is Bontrager din na handlebar. Magandang klase naman yung handlebar na ilagay. Aluminum may rise konti, 15mm. Tapos yung haba, 750mm dito sa mas maliit na frame size ng Roscoe 720. Si Trek, merong ginawang size specific na haba ng handlebar para hindi na ikakat ng rider. Kung bumili ka lang ng bike tapos wala ka namang gamit pamputol. Okay na. Halimbawa, maliit yung rider, maliit yung size na binili. Tapos naka 800mm na bars. Ang hirap nga naman ng gamitin. Kailangan pa ikat. Yun nga lang. Kung hindi sok sa'yo yung 750, kung maliit para sa'yo, hindi mo na siya matadagdagan. Yun lang yung trade-off. Yung grips, Bontrager XR nylon grips. Lock-on din, kaya hindi basta-basta mabubunot accidentally. Maganda rin yung design, hindi malagkit sa kamay. Yung stem, Bontrager din, syempre. Aluminum stem, short stem. 60mm yung haba dito sa size na to. Tsaka doon sa mas malalaki pang size. Yung sa mas maliit na size, ang haba is 50mm. So may size specific din na haba ng stem. Yung stem na to, according to Trek, is blender compatible. Si Trek kasi meron siyang parang accessory na tinatawag na blender. Nag-i-integrate siya dun sa stem para pwede mo makabitan ng bag, ng ilaw, or flashlight, saka ng cyclo computer, pwede dito sa stem na. According dito sa side track, yung medium daw ay 15.8 kilograms yung bigat. Tapos, may weight limit na nakapost si Trek. Maximum total weight, bike ng rider, saka ng cargo, is 300 pounds or 136 kilograms. Parang ano lang nila yun, safety net lang nila yun, kapag naglalagay sila ng ganun. Seat clamp pala, hindi ko nabanggit, bolted na, hindi siya quick release. Since naka-dropper naman to, ayos na, hindi mo na nidapaltan. So, meron siyang kasamang pedals, composite pedals lang, pero okay na rin, panimula. At least, kapag kinuha mo yung bike na to, mararide mo na siya agad. Pwede mo na siyang gamitin. Dito sa website ni Trek, etong 2023 na Roscoe, $1,200 yung price nito. Eh, pag kinonvert mo yun sa peso, 66,500. Sa listing ni Bisikleta BNBI, binenta lang nila to ng 51,900. Eh, nakasale pa siya ngayon. Kung plus bike yung hanap mo, kung mas prefer mo yung may malapad na gulong, pwede na. Kung balak yung order rin to mga kapadyak, pwede kayo mag-message sa Facebook page ni Bisikleta BNBI. Meron silang branches sa Las Piñas, sa Iloilo, sa Mindanao, magkakaroon na. Pwede kayong mag-message doon or pwede nyo ring orderin na lang direct online doon sa website nila kasi gumagana naman yung online shop feature doon. Pag doon kayo nag-order, pwede kayong gumamit ng code na UNLIAO. Pag ginamit yung code na yun, makaka-discount kayo sa shipping kasi may bayad din na shipping nito. Anywhere dito sa Pilipinas, gagawin nilang free shipping. Marami pa ibang mga naka-sale na mga bikes, mga frames, mga bike parts, accessories. Makikita nyo yun sa website ni Bisikleta Buen Biyahe. Mga meron kayong mga need doon, link lalagay ko sa description pati yung FB page. Yung mga Fox na fork naka-sale, ayan. Ito yung unboxing na ginawa natin dito. Check nyo na lang din kung hindi nyo pa napanood.